March 1, 2021 pa ang unang rollout ng COVID-19 vaccine sa bansa. Mag-iisang taon na pero marami pa rin ang hindi nababakunahan dahil sa iba't ibang dahilan. Ang ibang hindi pa fully vaccinated, nagmamadali naman sa pagkuha ng barangay health pass kasunod ng paglilimita sa galaw ng mga hindi bakunado. May report si Oscar Oida. Nakapagod na ako, Diyos ko. May naawa at may nambash kay Diana Lynn Conde. Siya yung pasaherong hindi pinasakay ng bus noong Lunes, unang araw ng implementasyon ng No Vax No Ride policy dahil hindi pa siya fully vaccinated. Paliwanag niya, bagong panganak kasi siya. Hindi ko naman alam yung magiging epekto sa akin tsaka sa baby ko. October 31 po ako ng anak. December 7, nagpabaksin na po ako. Exempted sa No Vax No Ride policy ang mga gaya ni Diana na nagtatrabaho sa call center. Isa sa mga industriyang pwedeng mag-operate sa Alert Level 3. Basta't may pakitang company ID o Certificate of Employment. So ang luwas mo dito sa Maynila, talagang pupunta lang kayo sa ospital? Okay. Sige po, pwede naman po siyang makasakay. Hindi rin sakop ng polisiya ang mga nagpapadoktor, gaya ng ginang na ito na sasamahan ng anak sa ospital at may dalang medical certificate. Aminado ang LTFRB na nagkaroon ng kalituhan sa polisiya. Humingi po talaga tayo ng pasensya dun sa mga inconvenience po, sir, no? Pero ang isinasang-alang-alang lang naman po natin talaga yung kapakanan ng karamihan po, both the vaccinated and the unvaccinated po. Pati essential workers sa informal sector at mga bibiyahe para sa trabaho, exempted, pero kailangan magpakita ng barangay health clearance o certificate. Gaya nina Aiza Bantasan at Jimmy Boyser na parehong naharang dahil nakakaisang dose pa lang sila ng bakuna. Humingi sila ng pass sa barangay Payata sa Quezon City, pero pag-aaralan pa raw kung bibigyan sila dahil isang araw lang naman daw itong magagamit. Paliwanag pa ng barangay kung lampas sa isang araw ang validity ng certification, parang sasalungat na ito sa kagustuhan ng gobyerno na babakunahan ang lahat ng kwalipikado. Sabi ng DILG, ang DOTR daw ang makakasagot niyan. Sagot naman ng DOTR, sakop ng DILG ang mga barangay kaya sila ang dapat magbigay linaw sa pag-i-issue ng health pass. Sinusubukan pa ng GMA News na kuna ng pahayag ang DILG. Oscar Oida, GMA News.